Oke, tempusin aja, Pak. Uyo, wah, timun yang kemakan tuh. Makan dinang aja. 5.91 liters. Set natin yung first auto. Ito na lang para sigurado. 50 siguro to. Yan. Zero natin yan. Tapos yung 3.8 na. Unahin natin, unang-una yung nakikita natin, itong instrument panel. Yan, nakikita nyo. So yung malaking numbers, yan yung speedometer mo. Sa baba ng speedometer, meron ko makikita ang trip. Yun yung trip A, tapos meron siyang trip B. And then sa baba, yung 21.26, siya po yung oras. Ngayon, kapag pinindit mo itong adjust ng matagal, lalabas yung voltmeter. Yan, makikita nyo, 14.5 yung voltage na lalabas ng motor. Pag diniinan mo ulit yung adjust button, yun, yung oras ulit. Itong left, siya yung mode, ito yung adjust sa kabila. Dito sa left side, ito sa left side, yan yung RPM. Maximum RPM niya, RPM. Maximum RPM is 10,000. Diba? Ang cute ng busina. Itong nasa right side siya yung gas. Yung instrument panel niya ay fully digital siya. Tapos dito sa baba, nakabukod yung mga indicators. Like kapag high beam, ayan, malabas dyan. Kapag magta-turn signal ka, yan, lumalabas. Tapos kapag hazard, ganun din, yan ang lalabas. Yan, diba? Galing. One thing noticeable is yung suspension niya. So kung napapansin ko, very noticeable siya. Maganda yung laro ng suspension nito. Kahit yung mga, alam naman natin dito sa Bulacan, medyo bumpy yung mga kalsada. Hindi talaga siya maganda. So mapapansin mo, yung upuan mo, hindi masyadong gumagalaw yung pinaka-sentro. Ang naglalaro lang yung front at saka yung rear lang. Ayun, ato mo, oh. Pagka dinadaan ako yung mga lubak, hindi ko masyadong iniinda. So isa pang gusto ko rito, mga dry headlight. So very, para sa akin, malinaw siya yung kalsada. Maganda yung visibility ng kalsada kapag stock headlight yung gamit dito, kasi LED na to eh. So hindi siya pwedeng irreplaceable siya. So kahit medyo basa yung kalsada, okay pa rin naman siya compared dun sa radar ko na sobrang hina ng headlight. Ang hirap din gamitin dahil hindi napapalitan. So ito, kahit medyo basa yung kalsada, makikita mo pa rin siya kahit puti yung ilaw. So maganda yung LED nito kasi malakas. So kahit hindi ka naman gumamit ng auxiliary light, goods na goods na rito, mga dre. Very useful yung pass button. So very useful siya kapag night ride, kasi pwede kang sumingit dito kaya sa kabila. Kung gusto mong pagbigyan ka, pero pag hindi ka pinagbigyan, medyo malas ka. Pag nakatama ka nito, dudulas ka dito. Uy, lalim nun. Diba? Ayun, lalim putik. Hindi putik, hindi na. Lalim. Hindi naabot yung stepboard. So yun, mga dre, yun ang isang maganda rito. Mataas tong KRB180i ng Kimco. So kahit medyo malalim yung baha o yung tubig, hindi basta-basta magsasubmerge yung stepboard mo. Ayan, oh, tuyo. Yeah, ito nyo naman po. Ito, mas malalim dito. Ba? Sa Malabon, lagi pa naman baha. Labit ko na ito nga sa buwan dun eh. So ayan, mga tray, naka-high tayo. Ayan, low beam. Tapos to high beam. Yan, maganda visibility kapag naka-high beam lalo. Pero kahit naka-low lang, okay pa rin naman. Nababasan yung fuel gauge ng 1 bar after 83 kilometers. So ayan, mga tray, nakuha ko na yung tamang body positioning para mas relax ka sa height na 5'10. Kasi medyo mahaba yung legs ko eh. So yung footboard niya, kapag gusto mong naka-stretch yung paa mo, hindi mo man ma-stretch ng todo talaga dahil nga mahaba yung legs mo. Pero yung body positioning mo, nang hindi ka nangangawit at gusto mo naka-straight yung pinakaligod mo, medyo mag-lean ka ng forward. Konti lang. Huwag kang yung tipong magna 90 degrees yung katawan mo at saka yung hita mo. Huwag.
kasi lalo kong ano, lalo siyang nakakaangawit sa likod. Kaya medyo dapat medyo mag-lean forward ka. Tapos yung kamay mo, relax lang sa handlebar at saka dun sa throttle. Alalin lang sa throttle para yung tipong parang kada ka, di ba? First time kong gumamit ng scooter ng long ride. Yung tipik, yung literal na long ride. North Loop. Hindi siya yung mga 100 kilometers lang, hindi. North Loop talaga. So, dahil dito sa Kimco KRV 180i, mukhang bibili ako ng scooter. Wala talaga akong hilig sa scooter. Gusto ko talaga manual. Pero ito, nagkakaroon ako ng konsiderasyon para bumili ng scooter. Ang lamig eh. Saan ko papalit ako ng damit? Hindi pa lang papalit. Susot ko yung jacket na Nitro. So yan, napakaganda na ignition switch, di ba? May halo na effect, color blue. Tapos yung upuan, hydraulic, o di ba? Bukod dun sa hydraulic niya, meron siyang ilaw para dun sa compartment. Di ba? O, dami kong dala. Itong compartment ito, 25 liters yung laman nito. Tapos meron akong dala Aqua Flask para syempre lagi yung hydrated. So shoutout sa Aqua Flask, hanggang ngayon malamig pa rin yung laman niyan. 27 kilometers, 2 bars na yung nabawas sa ating fuel gauge. So after 152 kilometers, nakaramdaman ako ng sakit sa puwet. Hindi pa naman siya ganun kasakit, pero nakaramdaman ako ng sakit. Malapot yung upuan niya, commendable yun. Kudos ako dun sa upuan nito. Malapot siya, hindi katulad dun sa sniper ko, pati kasi. So mamaya mapakita ko sa inyo, ilang segundo bago makakamit ng KRV 180i yung 60 kilometers at saka yung 100 kilometers. At saka kung ilang segundo kung ano yung top speed niya at saka kung gano'ng katagal bago maabot yung top speed. So fuel gauge check tayo mga dre. After 162 kilometers, nababasa na ulit siya. 2 bars na lang po yung natitira. So yun mga dre, meron mo naman tayo nakitang Arco. At awa ng Diyos, nakikita ko San Manuel. Diba? Kala ko, San Lupanop na naman tayo ng mundo napunta. So yun, nasa San Manuel na po tayo. At time check, 12:53 ng umaga o ng madaling araw. So yan, since nag-overtake tayo, wala siyang problema ang overtaken itong mga truck na to, ganito. Kasi malakas siyang humatak. Malakas humatak. Easy to overtake. At isang gusto ko rito, yung side mirror niya. Very stylish yung side mirror. At malaki. Ayoko ng side mirror na maliit sa motor dahil wala akong makikita. So far, ito yung pinakamabilis na natatakbo ko dito. Hindi ako nakayo ko. So yan. At this speed, hindi naman siya mag-iwang. Hindi mawigil yung manibela at saka yung motor. Baga, maganda yung aerodynamics ng motor mismo. Pre, 136 na madaling araw. 220 kilometers na po yung ating tinatakbo. Nabuwasan po yung fuel gauge ulit natin ng isang bar. At right now, it's currently blinking. The red and the last bar is blinking. So, dahil matigas ang ulo ko at kaka-blink pa lang yan, syempre, hindi ako magpapagas. Kamaya na. Oh, may Arco. Sana hindi thank you nakalagay. Para malaman ko nasaan ako. Laon yun na ako mga dre. Ang bilis. Anong nangyari? Laon yun na ako. Ang bilis na biyahe ko. Alastik 1:42 na sa laon yun na ako. Take off ko ano, alas 9. At yun nga, nandito na tayo sa laon yun. Police Regional Office 1. So ito yung tsura ng taillight natin kapag gabi. So kapag tinitignan mo siya, mukhang visible ka naman sa gabi. Tapos yung harap niya, ito. Ayan. Yung itsura nito, para sa akin napakaganda nito. Gustong-gusto ko yung aggressive style nito. Ayan no. Parang yung itsura niya, para siyang si Spawn. Kung alam niyo yung Spawn na movie or cartoon, comics. Ayan, mukha siyang Spawn. Tapos yung turn signal niya, kapag makikita nyo, ang ganda. Asa na ba yun? Ito na lang yung hazard na lang buksan natin. Ayan. So moving siya. Pag ganun siya. Pag ganun. Sa taillight, ganun din. Ayan. Diba? Ang ganda ng turn signal niya.
Tapos, ito yung indicator niya. Andito yung check engine, andito yung ABS. Tapos, andito rin yung high beam indicator. So, yun mga dre, 240 kilometers na tinatakbo. Blinking pa rin yung last bar, which is the red bar. Medyo kinakabahan na ako. Wala na ako nakikit ang gasoline station. So, ang bagal na natakbo ko. Ayoko ibirit, baka mawala na ako ang gagas bigla eh. Akala kataon nagtutulong ako rito, bad trip. So, ang total na tinakbo natin is 243.2 kilometers, bago maubos yung gasolina. Binigking yung last bar, pero hindi ko na sinagad kasi ayoko magtulak. Uy, umabot ng 6.68 liters yung ating gasolina. At ang babayaran natin ay 552.54. Ay, 0.44 pala. So far, ito yung pinaka-top speed ko na nakukuha ng normal. 119. Ang mga trip. Yun nga, nasa Ilocos Sur na tayo. Nang ganun-ganun lang, di ba? Time check, 3:32 na umaga. Umalis tayo alas 9 sa bahay. In 6 and a half hours, nasa Ilocos Sur na tayo. Grabe, hindi ko nang umabilis to, pero para sa akin parang ambilis eh. Mga dre, kapag kasabay, di ba? Front tsaka rear brake. Ano kung nangyayari? The same lang kaya ako. Sige natin. Yes, sanda na. Oh, ang lupit! Ah, bakit, no? Hindi man lang tayo dumulas. O, isa pa, isa pa. Baka naman kasi sabihin nyo, chamba lang eh. Litig ko. Pirating sandaan. Dahil yan ha. Hindi lang, open dito. Wala ka talagang kasapay. Sandaan na. Alright. Oh. Ang lupit. Nararamdam mo ko yung brake lever. Maangat-angat eh. O, diba? Oo, kaya niya yan. Mingsun lang gumagawa niyan. Subukan naman natin yung rear brake. Diyan natin kung gano'ng katagal bago tayo mapahinto. At saka kung mag-fishtail. Tandaan, ha? Ayan. Alright! Maramdam mo ko yung brake lever. Maangat-angat-angat. O, diba? Lupet, no? Oo. Wala kang pangamba doon. O, ulitin ko. Maka mga kasi hindi ka satisfied. Ulitin natin. Takot tayo sandaan. Ayan, sandaan. O, ha? Galing, oh. O, ha? O, ha? O, alam nyo na. Diba? Ganon ka-effective ang ABS ng Kimco KRV 180i. At takbo ang 100. Tapos, ibigay ko yung front brake. Oh, galing oh. 'Di ba? Hindi nag-i-slide yung galong, effective yung ABS. All right. Oh, sana try ko pa isa, gusto niyo. Oh, tapay, tapo. Oh, ah. Wah, bangis no. Alright, galing. Antipika na naman po. Paahon po tayo, paahon. At meron po tayo kalaban natin ng truck. Itong truck na ito, isang mahaba. Kailangan po natin itong maunahan bago tayo tumating sa finish line. Alright. At meron itong ano ah, meron itong special powers. Nagbubuka ito ng maitim na usok para hindi maunahan ng kanyang kalaban. Subalit, magaling si Mingsun. Alright! Diba? Ang bangis! So yun, puro kurba na naman! Alright! Wow. O diba? Ay! 123, 124! Galing ah! Ay! 124 na! Ay! 127! Ang galing! Ito yung ano nyo, coolant niya.
Ito yung radiator. Oo. So yun, makakaba ako mag-overheat kasi yan. Haba ng kalsada, long stretch, open. Tapos yan, babad tayo sa 100 plus na ano, takbo. Siyempre pag ganyan, high RPM. Pero ngayon, ang binabantayan ko na lang talaga ay yung overheating. Kasi mainit yung, ano, mainit yung panahon, tapos babad tayo sa ano, high RPM. Magiginit talaga ang makikinit talaga ang makina ng pagkaganap. Okay ma, naka-on yung TCS. Okay, 1, 2, 3, go! Grabe, bilis mo on! Oh, ganito yung sinasabi ko sa inyo mga dre, na hindi niya masyadong iindahin. Ito, ganitong klaseng crap road. Ayan. Kasi dyan talaga pumapasok yung magandang suspension na ito, ang KRV180i na ang Kimco. So bali yung makina nga pa lang ito mga dre, bagong design na ito. Hindi na ito yung mga katulad ng mga lumang scooter o yung mga previous scooters na naka non-coaxial na ano na makina. So ito naka-coaxial na engine na kasi ito eh. So ibig sabihin mas compact siya to save space and weight. Yun yung pinaka selling point na itong KRV180i when it comes to the engine. Sa engine brake naman ito wala akong problema. Hindi siya malakas, hindi siya mahina, sakto lang. Kapag kailangan mo siyang i-engine brake, sapat naman. Lalo kapag nagko-corner ka. Kung pwede siya sa beginner, pwede pa siya dun sa mas beginner na beginner na beginner talaga sa pagmamotor. Matututo ka kung dito mag-corner talaga o mag-banking kahit wala kang alam-alam sa pagko-corner. Kasi nga, napakaganda ng handling nito KRV180i ng Kimco. Kapag nagko-corner ko, smooth lang. Diba? Hindi na ako may preno eh. So imagine, ang laki na lang natatakbo ko. Lagpas na ako ng pagod-pod. Yung body fatigue ko, sobrang baba pa din. Halos wala akong walang masakit sa katawan ko except sa puwet ko. Yun lang talaga. Kaya masasabi ko para dito sa motor na to, the best talaga to pang long ride. Kasi pwede, una-una pwedeng-pwede sa baha, pwedeng-pwede sa malubak. Tapos ang ganda pa na itsura. Yung likod parang sports bike yung design. Tapos yung harap scooter. Di ba? Ang kulit. Nag-charge ako ng cellphone and ng aking cardo, intercom. Kasi lobat na sila pareho. So yung isa, yung orange na ano, yung orange na socket ng USB nasa 3 amperes while yung sa isa nasa 2.5. Ganun kalakas yung charging system nito when it comes to smartphone devices or gadgets na kailangan mong i-charge. So hindi siya ano, hindi siya mabagal mag-charge, fast charge siya. Kasi 3 amperes last na. Akala ko kung bakit eh. Okay, wala problema. Picture lang pala eh. Usapan ka namin kanina, sir. Oo. Ang tanong ko dito, hindi pwede hindi. Arco. Ano pa alam mo? Jay Garcia. Jay Garcia, yun. Araw-araw ka dito? Pag-duty, sir. Pag-duty. Ikaw, sir, ano pa alam mo? Andres Aguinaldo, sir. Oh, shoutout sa inyo. Tama kayo sa vlog. Pwede picturean. Alin? Pwede picturean. Oo, oh, sige. Ganda ah. Kimco pala ito, no? Hmm. Kano yung ano, ganyan, sir? 190. Oh, yung bago, no? Oo. Pwede pa picturean ko ba? Sige. Takayan ko yung motor mo. Oo. Oh. Sige, salamat. Pupas ko to. Kulang, wala nang space daw. Ay, mahalap na mahalap. Yun. O, oh, game. Picture ko na, boss. Pre-lifted na motor. Yan. Taga-picture niya eh, no? Salamat, boss. Okay. Mingsun. Na yun. Vlogger? Oo. Vlogger. Salamat boss, papalo kita boss. Sige, okay, thank you, thank you. Mingson ang pangalan mo. Habang maliwanag, ayan, pakita ko sa inyo.
So para mabuksan mo yung fuel cap, ipitin mo siya pa kanan. Eh, may indicator naman eh. Yung fuel tank, tapos dito yung seat. So subukan natin. Ayan, pa kanan. Ayan, bumukas na siya. So yun, medyo wala na akong gasolina. Eh, wala na akong makikita. Tapos, maganda rito sa seat. Ayan. Dating natin pa kaliwa. Ah, hydraulic ka. So yan. Ganyang kalaki yung malalagay mo gamit sa compartment niya sa upuan. Tapos ang isang pinaka gusto ko dito, ito, itong tapalodo niya. Kasi sinakop niya yung buong gulong ng upper part. So pag ganyan kasi, hindi siya matalsik. Lalo na kapag may back ride ka. So pansin niyo tong, ano, yung foot peg. Ay passenger peg. Wala siyang masyadong talsik. Kasi nga sinasapo lahat nitong mudguard. So very very good kasi napakaganda nito para hindi madumi sa paan ng back ride and hindi madumi dun sa part ng makina, 'di ba? Kung mapapansin niyo, wala siyang masyadong talsik ng putik. Ngayon, mapapansin niyo ito, CVT. Naka-belt 'to, pero exposed siya. Para sa akin, kahit exposed 'to, meron siyang positive at saka meron siyang negative. So dumaan na tayo sa negative. Ang negative nito, dumihin siya. Madali siyang kapitan ng dumi. Ang kinagandahan naman dito, madali siyang linisin. Wala ka na masyadong babaklasin. Ito mudguard lang, tanggalin mo lang ito eh. Mas madali mo matcha-check kung malapit na bang maputol yung belt mo or kung may mga crack, diba? Tapos gusto ko rito monoshock siya. Napakaganda ng style nito kasi napakalinis tignan itong ilalim. Itong passenger peg, isa to ba? Isa pa to eh. May safety feature siya. Hindi mo siya mailalabas basta-basta. Kailangan pipindutin mo siya. Ayan. Tapos itong canister ng tambucho, gustong-gusto ko yung itsura nito kasi napaka-sporty ng itsura. Shorty type siya na canister. Kaya siguro medyo maingay yung tambucho nito dahil na rin sa shorty yung canister. So ito yung disc niya sa likod. Yung disc brake niya. Kim ko yung tatak ng caliper, ABS din yan. While yung sa harap, ito yung sa harap. Ayan, ayan yung sa harap. So ABS din yung harap, kim ko rin yung tatak ng caliper. So balit ang mga dre, kukunin yung top speed from 0 to 100. Game. Mirror, di ba? Oh, napakalaki. Napakaganda ng side mirror. Gusto ko yung gano'n yan. Stylish siya. Makakanto. Malaki. Ayoko na maliit. Wala kasi akong nakikita doon eh. May makita ka man. Kakaperaso lang. Di ba? Di ko naman isa sa alang-alang yung kaligtasan ko nang dahil lang sa kapugian ng side mirror mo. Masasabi ko na pwedeng-pwede ito sa beginner eh. Alam mo kung bakit? Napakadali yun itong i-corner o i-banking. As in talagang pang no-brainer na motor. Kaya ako nasasabi ko kasi napaaganda ng handling niya. Alam mo yun, lilin ka lang na konti. Kung gusto mo mag-corner, makakapag-corner ka lang na maganda. So yung mga dre, meron ako napansin kahapon habang papunta ako dito sa Aurora. So napansin ko itong trip A at trip B.
So itong trip A, ang maximum na reading niya o kaya niyang i-read na odometer mo kapag magbabiyahe ka, kung gusto mong sukatin yung biyahe mo o kaya gas consumption mo, hanggang 1,000 lang siya. After 1,000, babalik na siya sa zero. So yun, ganun din sa trip B. Ilang napansin ko, share ko lang. So yun mga Dre, before I end this video, isa na lang yung gusto kong ipansinin dito. Pagka wala siyang kill switch, wala siyang kill switch dito, tapos wala rin siyang kill switch sa side stand. So kung mapapansin nyo, kapag in-start ko yan, i-start yan. Maandar yung motor. Maandar yung motor, pero naka-side stand. Kapag pinigyan mo to, aandar yan. Aandar yan kapag pinigyan mo, pinigyan mo. So yun, yun lang.